10 seconds remaining. Dah lah, tak menang. Zidane buat tak? Mana? 5 seconds. Premier mana par? Astaga, balik dari coklat. Lupa balik tadi to, Master. Para 11 Bounty Hunt series ng Europe. It's a NIP versus Enigma. It's game number 2 na po, Master. Enigma taking the first game. Eh, medyo tikit naman laban against sa NIP, but currently medyo hirap na currently nabasa ng Enigma yung plague style ng Ninjas in Pajamas with Miracle Luna, eh sobrang nag-scale up yung hero dito farm ng farm niya. Pero seeing this drop currently right now, Enigma picking a early Ember Spirit. Ewan ko kung ano yung Enigma is a high pick player, high pick talaga nila yung mga cores agad, one core. Especially din naman itong NIP, they're picking a Dragonite Apparition, countering yung possible na Morphling. Possible kasi mag-Morphling dito bigla yung Enigma. Special Miracle is very good na player. Sa mga nagharap ni JB, currently nagpapina po siya. Oo. JB. Kasi isang araw na-post po siya mga kasi sobrang ganda ng mga laban na ginasta. Sobrang ganda yung mga coverage na kinasin niyo lately. Pero ito, Enigma picking Keeper of the Light, typical combo, stereotype combo na slight of chakra lang kay Ember. Pero itong Ember pick is flexible pa from pwedeng mid, pwedeng carry. So Enigma, marami pa sila choices. Pero wait lang. Pero wait lang ha, sa Enigma kasi, pag nagpipick sila na Ember Spirit, hindi nila, hindi hero ni GH itong mga ano mga Ember na ganyan or Queen of Pain. So tingin ko, kay Miracle na Tori, pwede rin kay Weeha. Yeah. Pero para sa akin kasi, pwede niya i-partner dito kaya, no? kay Keeper. Yeah. Maalam pa, flexible pa yung pick that. Sobrang flexible pa. Pero shoutout dito kay Dayan, nanonood. Wala si JB, nagpapahinga. Papahinga siya. Shoutout din kay Carl Justin, kay Edison Roque na nag-follow wage. Shoutout din kay Art De La Cruz. Ito nanonood, kanina pa nanonood ito si Art De La Cruz. Yeah. Well, Lion pick coming from a Ninja's Pajama. So this will be at Era Lion. Tapos unay ko na na operation. We're seeing here na nabubuo na yung mga supports dito sa side ng NIP. But we're waiting here para sa pick ng Enigma. So palagay mo, ano yung magiging pick nila? Another support o magkukurs din sila dito? Tingin ko rin, sasabayan nyo lang ito yung NIP. Or pwede nga silang mag-pick dito ng core agad para may pang... Sa alam na rin dito, Lion or AA magiging position 5, pero tingin ko AA position 5 plus position 5 Lion. So DK, DK kasi pwede pa mag-offlane. Pwede pa mag-offlane. Pero sa EU-ban, madalas ba na nag-DK offlane itong mga ito? Kasi sa C, kadalasan nag-offlane DK yan Parang pinapahing yung lagi nila yung mga kalaban nila pagdating sa mga ganyan na drafts sa first two picks. Ang Europe kasi medyo trendsetter din kasi when it comes sa mga offlane heroes, especially Dragonite. Kaya mo lang naman i-adjust yung Dragonite para maging comfortable yung carry mo at sa kaibig mo. Well, Dragonite is a good offlaner aside from very tanky siya. Eh, sustainable yung lane niya because may Dragon Blood siya. And a good thing na pumili dito na apparition yung side ng NIP para kung sakasakaling plano mag-apparition ng Enigma dito, eh hindi na agad mahihirapan dito yung Dragonite. But here, Enigma picking Abaddon. So, currently yung naisip po dito,
Pwede pang mag-synco na Abaddon, tapos si GH mag-keeper of the light. So, no. Lagi ganyan. Marami pang dito. Enigma is open pick pa. Pag nakita natin yung fourth pick dito, siguro babaliw pa tayo dito. Mm-hmm. Pero we're waiting naman here. We're waiting lang here sa side ng NIP. Ikaw, Luigi, palagay mo, kung ikaw dito sa side ng NIP, ano yung medyo ipipick mo lang ngayon? Nakita mo na tong first three picks ng Enigma. Mabubuang ka ba? Di mo ba alam pipick mo? Ano? Hindi, tingin ko naman planado naman dito NIP. Pero siyempre, kumbaga, pag-uusapan pa nila dito kung ano yung pwede maging ano, off lane or pwede rin mag-carry ang NIP dito. So open pa dito yung Morphling. Sabi so, na. Sino ba nagmo-morphling sa side ng NIP? Si Charlie nagmo-morphling yan. Sure ka. Mid na morphling or carry morphling? Carry morphling. So, kasi mga heroes kasi ni Supreme, sa totoo lang, madami na namin siyang hero eh. Pero mga nakita ko sa niya is Meepo, ganyan, or cheesy, laging cheesy. Oh, laging cheesy yung trap nila dito. NIP. Enigma. Seeing this morphling pick, ano kayang magandang effect sa side dito ng Enigma? Yung may bursting potential kasi sobrang ano eh. Nakuha na yung apparition eh. Ang ganda ng pick ng NIP sa totoo lang eh. Meron na silang Lion. I think Weeha na Lina is a good pick din. Pero di ba siya masyadong malambot para sa side ng Enigma? Kasi mas malambot siya. Sa totoo lang malambot siya eh. Tsaka kaya lang siya i-burst down dito ng Lion pag nahuli siya. Plus morphling din pag nag-shotgun to. So parang risky din yung pipick nila dito yung ano, yung Lina. Siguro, ano pa ba mga wait? Queen of Pain, pwede pa ipick dito ng ano, ng Enigma. Queen of Pain? Kasi kung magka-Queen of Pain dito yung Enigma, pwede sila mag-BDK, tapos makuha na lang sila ng offering na solid. Yeah, possibly ka na nga yung pwede mangyari. Possible out ka na pwede nga mangyari to. DK, kasi in-adjust pa nga dito ng enemy. So, kumbaga, etong DK, hindi pa sure kung saan yung lane niya. Oo, kasi pwede pang offlane, di ba? Boss, may pitek, wait lang ha. Sige. Ako na po muna. Natin diyan mga viewers natin. Shoutout kay Jeremiah Buwan. Di nagpapalita pick. Wala, di pa tayo. Odi na. Ito. Luigi, Odi na. Odi. Pwede rin actually Odi is open dito for Enigma. Nakalimutan ko parang ganun eh. Iisip ko na nung pwedeng hero nila. Yun nga Batrider. Yung OD pwede nga dito kasi morph isa sa mga pwedeng hard counter dito kay morphling plus hindi then so kumbaga isang ano dito isang bagsak na sanity sa Eclipse to kung nakakuha siya ng mga charges at sa pansin mo yung lineup din ng NIP medyo mana dependent malambot mana yung dependent. Two supports yung morphling okay lang para sa akin yung OD ay yung Dragon Knight hard counter para sa Odi. Pero Enigma, picking here ang Batrider. Pero quick shoutout nga muna pala dito kay Boss Robin Ray na nanonood. Sila Gary Pot, sila Jeff Oranios, Mohamar, Di ba Paro, J-Ron, Kalma, Rojan, Rohan Jimenez, Junli. Ayan. Bara. Pero feel ko mag-meet ano to, DK. And think ko ideal sa NIP si Nature's NC. Prophet. Maganda. Maganda. Global presence. Ano masasabi mo sa global presence ng Enigma? Ganda. Sobrang ganda. Tapos so, Batrider, pwede pa siya mag-BOT dito. And kung makita mo kasi dito yung NIP, wala silang... Ang pag-clear lang weapons. Legion okay, Commander. Tumama nga ako. Tumama yung draft ko dito. Tumama yung ano, last pick dito ng NIP. Legion Commander rin kasi... Wala silang pang-debuff dito ng ano eh. Wala silang pang-debuff dito ng laso ni Weeha. So, alam mo ba naisip ko dito? Mid na Legion Commander to. Mid na LC to. Pwede rin. Ngayon na adjust to. Guys, huwag kayo magtakang makakita kayo ng... huwag kayo makakita ng LC mid sa mga pubs. Especially, halimbawa, magkakaroon lang ng instance na merong LC mid ang kalaban. If merong Queen of Pain, merong Batrider na mid. Pero kung halimbawa naman, Batrider na side lane, pwede ka mag-Oracle, di ba? Ideal kasi nga yung Oracle, sobrang ideal lang.
So, tira natin dito. Anong magiging... Mag-isipan pa na. May rocket and burn. Pero tama si Eugene, tama si TD Eugene natin dito, guys. Ah, tama nga. Mag-weed nga dito ni Legion Commander. Kumbaga, nag-react lang sila dito sa fourth pick ng ano eh. Ng Enigma. So, maganda. Maganda yung LC mid kasi rotation wise, maganda yung Lion LC apparition combo pag mag-gank ka. Kasi meron kang Finger of Death, meron kang ulti ni Ice Blast, may duel ka. So high kill potential. Eh ang LC lang naman, makapag Magic Stick, dalawang Razor Face Boots, goods na 'yon. Mag-survive pa na sa lane. Sobrang taas sa survivability ng Legion Commander kapag ganun yung item build niya. Eh itong si Wiha, palagay ko adjust sila to. Ewan ko, ang nafe-feel ko, i-adjust nila yung Wiha sa side lane. Tapos yung Miracle yung mag-mid or semi control. Yung Miracle kahit mag-adjust dito yung ano eh, yung Enigma, Nature's Prophet, ang magiging problema dito is kung mag-mid dito sa mind control, kaya lang i-dish out dito ni Supreme. So kumbaga dito itong Legion Commander, kahit sino makali niya dito eh kayang-kaya niyang ano, i-punish. So Enigma dito. Ay shoutout pala dito kay ano, kay Idol Darwin Salazar. Shoutout sa iyo. Papalitan ko lang, lalagay ko lang yung pangalan ko sa casters baka kasi siya wala muna, wala si JB guys. Ano muna? Pasabi nga lang ta. Sabi niyo kay JB get well soon. Yun, pahinga muna get si. Well soon. Pahinga muna kasi. Oo. Na-pause na nung ano eh. Pause na. Medyo na stress yung kanya lalamunan pero here we go. Para sa ating game number 2 ng NIP versus Ning, mapakilala ko muna ang side ng Ninjas in Pajama sa Nico. Oh, wait lang ha. Maingay. Maingay. Kaya sa side ng NIP, so Nico sa kanyang Ancient Apparition, Legion Commander ni Suprema, Irax for his Lion Saber Light on his Dragonite, at si Charlie naman sa kanyang Morphling. Sa side naman dito ng Enigma guys, Miracle para sa Ember Spirit, Mind Control Nature's Prophet, Kuroki, Abaddon, GH para sa Keeper of the Light, and si Wiha para sa Batrider. Yan, Master. Master. Pero yun. Grabe ha, lahat ng chismis na sasagap nyo. Pero, sabi daw, pakitang gilas daw kay Yanni, clash ko daw si Aramero. Ngayon ako tumag sa... Guys! Lagi ako na yung chismis. Lagi ako na yung chismis. Chismis lang kayo dyan. Si Luigi nga may chismis, di namin binulog ka. Guys, mag-move na tayo dun, kasi new guy na tayo ngayon. Pero ito, Miracle, dishing out dito yung side nila Ira, pero Saberlight. They're gonna make sure that itong Bounty Rolls will be getting ng NIP era, getting the RPL. Let's see kung ilang bounty ang makukuha ng side ng Enigma and side ng... Oh, I think that is a deny bounty. Pero sa Nico, getting the first blood here. Pero I think that will be denied. Is tatlo ang maghahati-hati for the 241 gold. Pero I think this would be a... So, wait lang mga so. Wait lang mga sir. It's a 3-4-1 bounty in favor of Enigma. Enigma, tsaka tiyatried din yung mind control kanina dun sa ano, dun sa top lane. Didi-deny yung ano, yung bounty rune dito ng NIP dito sa triangle camp. Pero hindi naging successful nakuha dito ni Era. Pero habang nangyayari yun, nakuha nila dito si ano, si Sunigo. Si Sunigo. Tsaka dami nyo rin ni palm stocks eh, so wala talaga siyang kawala dun. At ang problema dito sa NIP is wala silang ano, wala silang... may pang-dispel pala sila dito yung ano, yung press the attack na dito ni Supreme. So nag-change lane na naman sila dito guys, ha? Nag-adjust na naman diba? Dito yung NIP. Sabi ko sa mag-a-adjust at mag-a-adjust yan kasi gustong-gusto na Legion Commander tapatan yung Batrider kasi sobrang favorable yung lineup na yon na GLF, I forgot, sorry. They're memeing. GLHF daw, sabi na nga, NIP. GLHF. Ako na lang. Guys, nag-chismis ako. Wait lang. Wait, chat ko lang yun ako. Yung girlfriend ko. Grabe naman. Eugene, ilan ba yan? isa lang yung girlfriend ko. Bale. Ayan mga sir, so shoutout sa mga viewers natin. Diyan may technical difficulties lang po tayo. So, ayan. Mga Team Puyat dyan. Sino ba ang Team Puyat ngayon? Aside, since nawala kami ng cast, di ako sure eh. Actually, nabasa lang ako. So, nabasa.
ano lang, tinignan ko lang. Kasi di ko alam sino yung team Puyat guys, kasi as of late nag-cast po ako sa ano. Nagka-cast ako ng hapon. So hindi na ako masyadong team Puyat. Medyo nag-adjust na nga yung body clock ko kasi pag sinabi niyo kasi team Puyat, kami ni Kyle. Eh. So eh shoutout pala kay ano kay Kyle. Ah. Kung nanonood ka man ha. De, may balik ako kay Kyle sa mga naghaharap kay Kyle. Ano? Balita sa kanya? Si Kyle nagdi-detox lang sa social media. Walang cellphone, walang internet. Legit. Okay, yun lang sabi niya. No? Nagdi-detox lang si Kyle, pero babalik yun si Kyle. Parang refreshen up niya lang yung sarili niya. Ayun nga, parang ano, parang yung nga sinabi ko sa kanya eh, parang ganyan, i-refresh up yung mind niya. Hindi, masyadong stress out rin kasi si Guy. Tsaka pupunta, after, pag ano, pag okay dito, pupunta ako sa bahay nila. Tatanong ko lang. Nako, anong balak niya? Pero back to the ball game na tayo mga sir. So, nag-gina daw dito yun, no? Yung Enigma. Nigma. What? So, Charlie and Mind Control Summit. While on the top lane, it's a typical matchup between offlane na Kairi Miracle on and Ira pulling the waves here on the top lane. While on the mid lane naman, it's Miracle versus Mind Control. Bottom lane naman, Supreme, lagi niyang gusto niya tarapatan si Viha. Pero ito, nag-adjust at nag-adjust dito yung side ng Nigma because they want Charlie para kay Viha. Pero ito, ang nangyayari ngayon currently. Adjusted ang mangyayari. Pero let's see if they will stick here sa plan. Pero GH! Medyo duwa na dito yung Saberlight. And Kuroki dito, they're trying to deny the pull here sa bottom lane kay Soneko. Ano ba sabi mo dito sa early phase natin? Medyo magiging slow pace to for both teams. And paunahan na lang siguro. Siguro mga level, mga 5 or 6 minute mark doon palang magkakapakbakan siguro. And lalo na dito yung ANP plus dito yung Legion Commander, magpa-farm lang yan for sure. Tas, pero yun lang speaking, sa top lane, namatay dito si Ira. Masyado kasi ano, masyado kasing maganda yung lane na to for the side of Enigma. Mas taas kasi yung killing potential with the Chakra, tas yung first kill dito ng Keeper of the Light. While dito naman sa bottom lane, I think hindi na mag-a-adjust dito yung side ng Enigma. I think ng NIP, I think they will stick here sa kanilang primal. Dito naman paluan ng mga supports by Control. Sorry. Okay, maganda itong nangyayari para sa side ng I think the laning phase wise wapabor lahat sa side ng Enigma na o. Tsaka kasi kung lipat pa naman yung ALC dito sa bid, lalong madedelay yung farm dito ni Morbi. So kumbaga waste of time na lang yun. So they, parang kumbaga no choice. Uy, what the hell? My Dota 2 got crashed, bro. So tuloy mo lang. Ito, sige, ako muna bahala sa play-by-play dito on the top lane Saberlight. Gusto nilang patayin dito. Medyo nagkakapalo-palo lang. Well, taping naman sa side ng dalawang support sa bottom lane. Kung may bakbakan sa taas, kung may bakbakan naman sa mid lane, may bakbakan din tayo sa jungle. Kuroki versus Soneko sa kanyang lane. Wait lang mga sir. Ito lang guys, sana DC ako kasi wala po ako sa studio. Nasa bahay po ako. Kaya hindi ako updated kung ano nangyayari. Pero dito naman, Miracle. On the top lane, medyo duguan dito. And my Control, medyo backer dito. Meron ba siyang mga threat dito? Yung nagsasabi, may crush ako kaya nasasakalin ko yung ulo niya. Sige lang, ayaw mo lang. May girlfriend po ako. Okay. Easy lang. Nagsabi lang ako, may girlfriend po ako. Easy ka lang. Saberlight dito, well, para sa akin yung medyo para sa akin nila ulit mag-adjust yung NIP. Pero mahirap na kasi pag nag-adjust ulit sila kasi sobrang mag-up sila dito. Well, Ira, binabantayan dito yung runes. Viha, medyo lumalalim sa Neiko. Ano yung binabantayan niya? It's a regeneration dun. Instead na makuha pa nga ni Viha yung regeneration na they're making sure na si Soneko lalang. While Kuroki naman on the mid lane, alam nila na nakabantay yung Soneko and wala. Wala silang ditong pang-cancel sa side ng Enigma kasi walang stun, walang lockdown dito para sa side ng Enigma.
Yung gusto ko rin may point out dito, wala silang pang-catch kay Morphling dito. And ang pang-hold lang nila dito is Will-O-Wisp plus yung ano, laso lang. Oo, oh, wala silang lockdown, tama? Wala silang total lockdown. Pero, kumbaga ano eh, maghihintay lang dito na may laso dito si Wea, dun lang sila pipitas. Kumbaga ano eh, parang ano eh, pitas farm repeat lang na gagawin dito ng Onigma. Pag nag-level 6 na dito si Batrider. Kasi ano eh, puro nuker yung lineup dito ng ano eh, ng Onigma. Pero, going to the 5-minute mark, may stun tayo na rin eh, on the side of NIP. And they're trying to contest itong mga triangle bounty runes on the side. Pero again, it's 3-4-1. Ano bang nangyayari dito sa side ng NIP, mga sir? They're giving away all the bounty runes. Lagi uncontested yung mga bounties dito. Plus the stun, nice dodge for Miracle. Pero sobrang kunat din dito ni ano ni Saberlight, level 4 na siya dito. Yeah, wala na may hirap para dito yung side ng Enigma to kill this Dragon Knight, mga sir. Easy ka lang daw. easy lang. Kaya lang si Eugene, guys. Kahit sabihin yung ganyan-ganyan lang siya eh, tropa yan, di ba? Tropa yan. By the way, mga sir, sa mga nag-heart na Civil War, after all of the tournaments na nangyayari globally, babalik na po yung ating Civil, pero dito, Kuroki versus Onego, nagsusunto ka na naman. I think there will be a duel na mangyayari. Let's see, Supreme, medyo nagpipilit maghambol in a duel na glitch. Pero mind control on the backlines. I think hindi niya makukuha yung duel dito. And si Onego pa yung mapapanish dito. Pero Kuroki, pilit ay nahabol. Ang gandang thread block coming from Supreme. First kill, napatay niya doon. And Supreme, matuturn around niya pa to. Big chances, pero mind control. Medyo tamang mic lang dito with the threats. And medyo mapipilitan dito yung side ng mas pipilitan dito mag-adjust yung Legion Commander. Well, on the top lane naman si Miracle, medyo napaparish dito. Tignan natin, ulti na lang. Pero, may change dito. May ultimate threat, Saberlight. Ay, pagpalo pa rin kay Miracle. And umamata, may off-camp kill naman tayo dito on the side of Enigma. Napatay niya dito si Supreme. Well, dito naman si Saberlight. Balik naman tayo dito sa top lane. Walang pahingahang Dota na to, mga sir. Mind control. Ang ganda ang kulong and double kill for mind control. This is what I'm talking about sa'yo kanina, Luigi. Global presence on the side of Enigma is sobrang ganda. Pero looking for more dito si mind control. Ira? Susulitin niya na. Ganda na nga mo, momentum dito ni Mind Control. After nilang mapatay dito si Legion Commander, I think nakipagsabahan dito yung ano yung LC tsaka yung Henry. Yung mamang nga lang sa right click dito yung ano. And then after nun, itong si ano si Dragon Knight napatay niya man yun dito si Miracle. Pero I think goods pa rin yun for the side of NIP. At papano, yun ang slowdown nila dito yung carry ng... Mind Control going for a typical Mass of Madness na item dito, Master. It's only a game number 2, pero wait lang dito. Charlie waving in. Medyo Dragon and Dragon 4 will be pop here. They're trying to push this top lane tower of Enigma dito while Ira nag-hex na dito. Weeha, I think he will be punished here as well. Enigma, he will fall in mind control. Medyo dali lang yung kanyang pagte-teleport. Pero Charlie, he's trying na humabol dito sa side. And the top lane naman, Miracle. Miracle, and Saberlight, hindi na siya papatay dito, mga sir. Charlie, medyo greedy na dito yung side ni Mind Control. Wala siyang mana. And I think wala rin siyang TP, wala rin siyang mana. And Mind Control, he will fall, pero good space yun on the side of Enigma na medyo... Oh my goodness, Kuroki naman dito, papatay Weeha. Mapipilita siya mag-teleport. And Supreme, medyo duguan na siya dito, and papatay na siya doon. Well, goods yun for the side of Enigma. Wait lang, wala pang katapusan na bakbakan dito. Miracle, wala na yung Dragon Form Era. What a beautiful stomp coming from him. May Remnant, he's trying to kill Saberlight. Pero eto na nga mga sir, Saberlight, he will fall as well. And two supports are here, following by my control. May Urn of Shadow sa dito si GH. May Will-O-Wisp na rin. And I think magmamatay din dito si Era. Ang gandang root doon. And Soneko, susunod dito, 4 heroes para dito sa side ng Enigma. Mga sir, sobrang ganda ng early game dito
ng Ningma mga sir. They're punishing every lanes, every hero supreme. Medyo huli ka na sa Xera, pero tingnan natin if we can turn around with Charlie dito mga sir. Duel, i-commit dito kay Mike, control Saberlight, at dito rin sa suntukan lahat ng heroes dito na Ningma duguan. And supreme mamamatay na naman doon. Mike control mamatay, and double kill for Charlie dito. Okay, GH, may hex na naman dito coming from Weeha. May stun ba na i-commit dito Saberlight? And I think wala na. And wala pa rin katapusan yung engagement dito. Sunod-sunod ang bakbakan dito. Ano, may laning phase ba tayo? May farming pa ba tayo? I think wala na dito. Oh my goodness. Sa backlines, 10 minute na po and kinomit na. Naglabasan na yung ating mga Valtteries. And outpost nga pala, di natin napansin, will be getting Benigma. Wala doon nakuha ang NIP doon mga sir. And eto na naman, stun na naman coming from DK. Pero may binato dito na Molotov si Weeha. And marami na namang engagement dito. Laging walang katapusan yung engagement ngayon dito mga sir. Ano din, I think pabor yun sa Nima. Kahit pa sobrang nila sobrang pabor yun sa Nigma. Napareak nila dito yung ano, yung morphing na most likely magpa-farm lang muna dito. Ano, high control. Duel. Mamatay na dito si si Mind Control. While Kuroki dito, medyo late reaction star na siya dito. May Sprout na binigay dito, pero Kuroki, tingnan natin mga survive siya dito. May Valentine na may co-commit dito. And tingnan natin, mukhang di na habulin ni JJ yun. Well, top lane, stun na naman coming from Miracle. May another stun na naman coming from Saberlight. And napakagandang sustain dito coming from GH. Tamang bosset lang sa likod. Tsaka wala din eh. Hindi nila makakapatay itong si, ano, si Miracle. Plus meron ito na naman, may control. May Sprout na naman na binigay dito. Mamatay na naman dito. Flaming Lasso will be committed. And that is a very good kill on the side of Ningma. Wala pang level 6 dito yung Ancient Apparition ni Suneiko ha. So medyo nahirapan sila dito. Pero mid lane, grabe yung protection na ginagawa nila. As much as possible, di sila lang nagbibigay dito ng NIP ng tower dito. Kasi once na nagbigay sila ng tower kasi dito eh, pwede rin ma-choke out dito yung man. NIP. Tatlo na naman ang kinomit dito para kay Saber Light. Stun will be committed. Willow Mist na dito. Medyo ma-lita lang buhay dito ni Saber Light. May Ice Blast na binigay dito. Weeha nasa delikado. Miracle at Charlie medyo duguan dito on the three players side ng NIP. And nagpupumilit pa sila. Habulin dito si Weeha on the backlines. Pero Mind Control is trying to sprout dito. Miracle mamatay doon si Weeha. At tignan natin yung Miracle. Habul pa ba? They're forcing dito the engagement on the side of NIP mga sir. Yeah, pero ayun lang, medyo greedy yung ano din Nigma. Gusto lang kumuha ng dito ng kills, pero di pa nila napupush dito yung tier 1. They're forcing heavy engagement dito sa side ng tier force ng Nigma. Napapareact na mga pareak yung NIP kasi mid to late game kasi sobrang lakas ng NIP eh. Pero ito, si Dark Charlie, napaparak nila dito, pero oh, ito na. Oh my goodness, Saberlight. Medyo malalim ka dito. There will be a TP, pero may Siric Chain sa naman dito, Kiromit. Si Miracle, and sobrang ganda na pinapakita ang Dota. First 10 kills, makukuha na dito ng sa side ng Ninba. If you want to check all of your betting dito, mga sir, just make sure go to loot.bet. Double your winnings up to 100 euros. Use our promo code na Lupon. Pero Ice Blast tumama doon sa tatlo just for panggulo lang, pambosset lang. And Charlie? May flame guard dito yung Miracle. Pero that would be enough para masustay siya dito. Invisibility dito para kay Supreme. Gusto siya i-duel dito pero medyo greedy. Nakita siya doon dahil may sentry wards inside ng Nigma mga sir. Item check medyo maaga pa. Let's item check sa 15 minute. And here, pina-pleasure na naman yung mid lane. So Neiko, defending this mid lane, Supreme. Gusto niya kunin dito si Mind Control. May waveform na binigay, may sprout na binigay. Ang ganda dito, Ice Blast padala. And too late na yun para sa responde ng Nigma. Pero Miracle hawol pa dito, aasing pa dito. Kuroki, napakagandang state. Napakagandang stun naman para kay Ira Baron tayo binigay dito. Saberlight, may nilaso dito. Napakagandang blocking zone para sa Crips ni Mind Control. And I think that's a good trade. Even trade. Even trade yun. Even trade yun. Even trade yun. Tsaka, kasi si Supreme,
expected natin siya mag sino ba to, si Cyberlight pala ko. Yeah. So offlane to offlane nga, tama nga yun na dito. So event trade lang. So nangyari doon guys is that try ito, nakuha nila object nila. Nakuha nila yung tiyo, ano doon, German Tower doon. Okay. Oh, yeah, may replay tayo, may replay tayo. Ah, may replay tayo, guys. Hindi makasalita. Oh, easy ka lang. Bigyan mo na space, baliw. Sorry, sorry. Oh, bigyan mo na space, baliw. Pag-aaw na lang nun, par. Oh. Yeah. Hindi makapagsalita. Oh, sige guys, ako bahala. Mama, sinabi ko na. Bigyan na lang space. Medyo ano kasi, medyo din ba kasi play by play caster. Pero pasensya na makasara. Hindi na talaga. Hindi, tsaka ano din eh. Non-stop yung bakbakan kaya hindi rin makapreno din si Yuji. So, hindi ko naman matisisi yan guys. Pasensya na makasara. Go! Pero ito ah, Miracle, delikado. And stun. Ah, pero mukhang masisave niya siya dito. Wala. Masisave siya dito. Walang mana din si Ire. Oh, wala rin siya mana. He will fall here. Miracle na naman dito. Medyo dugo naman dito. Weeha, Supreme. Medyo nasa delicate yung pwesto niya dito. Medyo malita lang yung buhay niya. And he will fall here as well. Again, limang hero na naman dito. Limang hero ang kinamit ng Sign Enigma. Sorry na mga sir, puro dito eh. Pero Cyberlight din ka doon. No, Cyberlight. He will fall as well. Charlie! Late reaction star siya. Oh, di. Tsaka wala rin siya magagawa eh. Kailangan niya matapos dito yung e-bleed niya. Tsaka sobrang layo pa ng e-bleed niya dito guys. Kailangan pa niya dito ng ano, ng 1-8 para mabuo niya dito yung Ethereal Blade niya. Pero nice rotation there for Enigma. Lahat, all pressures nasa kanila. Na-choke out nila dito yung NIB. So kahit sinong makita nila dito eh namamatay lagi, pero wait lang Supreme. Oh, may route naman dito. May route naman coming from Supreme. Miracle. Bigyan na siya ng Chakra Magic dito. Chakra Magic. Iniwasan ko na yung dito ah. Nahilang tuloy. Sorry mga kas. Charlie, few components away for his Ethereal Blade. While we have, meron ng Boots of Travel as far as I remember Supreme. He's showing the lanes sa top lane. Oo. Kaso, bantay sarado din Enigma dito. Smoke rotation. I think, teka lang, I think nakita dito na ano, ni Supreme. Napansin yun. Oo, napansin yun. Kasi, makita mo yun smoke revealed, yung ano eh, yung pagpapak. Maririnig mo yun. Marinig yun. If masyado kayong detail, if naka-headset kayo na sobrang solid katulad ng Steel Series, shoutout sa Steel Series, marinig yung mga smoke rotations, teleport, may ulti na binigay. Yeah, sobrang solid talaga pag naka-headset kayo. Pero nag-wrap around dito yung Enigma. Sino mahuhuli? Si Charlie pa yata yung mahuhuli, guys. And Charlie! Yes, Papa! The Spirit Vessel. Willow is binigay na. May laso ba? Makaka-wave form siya dito. Napaka-range gauge ba dito? High ground! Ice Blast madala! Isa lang, walang tinamaan doon. Miracle lumalalim. Miracle, mamatay yung Finger of Death. Miha, naku, ba't ka pa lumalim dito? Nilaso niya dito. Si Charlie Supreme medyo duguan dito. May barrel time na kinomit Charlie. He's copying dito yung Morphling and mamatay. Double kill for Kuroki. Ira, mapipilitan ng matras. Four heroes pa rin dito. Ang buhay sa side ng Enigma. Ira. Creating space na lang. Creating space na lang para masubukan si Casualty dito. Oops. He will fall. Medyo naging concern for yun, ha, kay Miracle. Pero yung pag-diving niya doon, na-hex siya agad dito ni Lion. Pero kahit papano eh, Enigma, sobrang sakit pa rin ang damage output. Tsaka si GH din, with that vessel na uli, na binabesa niya lang lagi dito yeah, si Morphling. No, sobrang pa, di ba yung item ni ano dito, GH? Ano lang, vessel, tas tranquil. Okay na yan. Bakbaka na tayo. Oo. Shoutout nga pala kay Josh Reyes. Kampay. Kampay. Okay nga yun guys. Duel. Miracle. Ice Blast padala. Kilomit. All in kay Miracle. Waveform in. Weeha. On the backlines. May Molotov na naman na kinomit. Searing Chain. Sleight of Fist. Para kay Charlie. Pero may sustain. Coming from Legion Commander. Ayan, out lang. Tsaka medyo too deep na rin dito. Ayan, si Miracle kakabuhay lang yan dito. While on sa bottom lane naman, si Cyberlight. Ayan, nakapag-fist naman.
And eto na, dagger na dito si Batrider mga sir. So, mapapadali yung initiator niya dito. And mapapadali yung pagkuha niya dito ng heroes. Kasi kanina medyo ano pa eh, parang nag-struggle pa siya kumuha ng isa pang hero. Few components, so 1k gold away for a more fling. Pero Wiha, Leak Dagger reveal, killing here si Supreme. Napakaganda no, napakagandang dagger reveal. And Saberlight, may ipit siya dito. Napakagandang sprout coming from mind control. Ice Blast patala. Tinamaan lang si Kuroki and si Miracle and Soneko. Medyo space na rin. Medyo mag-out na lang yung side dito na NIP. Oh, tsaka walang ano dito, walang preno din dito yung Enigma guys. Lagi, bawat may makita sila dito, napipick off nila. Pero pinaka-target nila dito is si Soneko. Soneko. Good space. Good space yun, good space yun para sa side. Uy, nabuhay pa dun si Soneko. Oh, I think goods pa rin yun for NIP. That is a very quick engagement. Charlie, 300 gold away for his... Hindi, ano na, pwede siya bumili dito ng ano, ng Eagle Song. Yeah, shoutout ka pala kay Lexman Langit dito. Grab si Eugene guys. Papalitan na doon si Kyle. Wait lang. Dito si Charlie. So Nico, napakagandang Ice Blast para kay My Control. What a beautiful duel para dito kay Supreme. Pero yung Willow Whip sobrang nakakaboss in engagement dito. Saberlight is trying to turn these things around. Pero Ira mamamatay. Napakagandang second skill coming from Legion Commander. Oh my goodness, kinopya niya dito yung ano, yung baba doon bago siya bagong na-finger dito kay Lion. Pero I think good pa rin yon for ano. Mas napabor yon kay ano sa NIP mga sir, pero Supreme kahit along vessel mo sa akin, may second skill ako. Yun nga din yung magiging ano nila eh. Ang magiging priority dito ni Legion Commander, pag may na-vessel siya dito, i-press the attack lang niya. And quick shoutouts nga pala sa mga Team Puyat dyan. This is the perfect time para duel for Wiha. And that's a very good kill coming from NIP just to cool down, just to cool off yung mga engagement na nangyari kanina. Oo. Space created na yun for ano? NIP and Nash. Na-hold nila dito yung aggression ng ano ng Enigma kahit papaano. Sobrang aggressive kasi walang humpay yung ano nito eh. Walang preno eh, parang yung ano yung pagkas kaya pala kas na kas ka dito, walang preno din yung ano yung deep fight. Well, di na kailan na maganda ng artifice dito at Desolator ha. Kasi alam nila magbabakbakan eh, di naman papassive to eh. So ito mag-Desolator na lang siya. And napakagandang item din for my control. Mantis BKB going for Assault Grass. Assault Kiras ba? Sa mga naghanap kay JB, medyo masama na para ni JB. So, papahingay na muna natin yung tao. Nagpahinga na. Kasi, sobrang pause na. Actually, pause talaga siya. Pero, syempre, need niya muna ang anong pahinga. Pero, ito na. Walang pahinga yung bakbakan dito. Charlie. Wala na akong masabi doon kasi... Yun yung pinaka-glimpse of hope ng NIP eh. Yung maka-fire ng properly dito. Yung Charlie pero Ira. Makikita ng Enigma dito. Ira, stunning dito. Supreme. May Will-O-Wisp skin umit dito. May off-camp engagement din tayo. And baro tayo makukumit doon. And yung Saberlight makapatay na rin doon as well. I think this is... Enigma Game Lights clean 2-0. And by the way, mga sir, yung next game natin is Alliance versus Liquid to be casted by Jonathan, si Mau, and... Si Ana Bero. Si Ana, believe it. Mau Yana. Sa mga di po na... Alam ko yung ba sa inyo, kilala si Yana, pero sa mga di po nakakilala kay Yana, siya po yung wildcard na shuk-shuk-shuk Regis. Pero ito, nagkakabugbugan sa gitna, Wiha, mamatay. Medyo nagiging suki card ka na dito sa duel ni Legion Commander, pero that is space para makakuha ng RS itong side ng Enigma. Pero kung kontes nila Supreme. Dito ha, Jim. Buyback, coming from Wiha, mind control, pilit nilang pinatay dito, pero hindi yun enough. Miracle, lumalalim, Soneko, nag-pop the stick, pero that is not enough, mamamatay pa rin siya dito, Charlie waving out. And I think hindi na rin kukontes dito yung RS, pero napakagandang laso from side pero of Wiha, Charlie. Kapag ano?
si Morphing to Strength, Mind Control, Saber Light, mamamatay dito, napakagandang sprout coming from Mind Control. And I think medyo awkward na yun eh para sa engagement ng awkward din. Tsaka hindi ko na masisisi dito yung NIP. Gusto talaga nilang ano, ikontas talaga din yung Roshan. Kasi pag sa Ligma yung arrest dito at yung Aegis kay Miracle pa dito eh pwede nang magtuloy-tuloy momentum nila dito eh. Pero yun nga, smoke rotations coming from the side of NIP. This is a very desperate move coming from then on the high ground. There's a rotation coming on the backlight. Supreme going near sa jungle ng rush pit, pero Kuroki popping his barot time. GH will be duel down here, pero na ice dust padala. Miracle slide of peace and Siri change and Aegis will rip up too early. Mga sir, Viha on the backline is finding someone here. Ira will be found. It's Suneko. BKB will pop on Microtol dito. Supreme, medyo maganda dito yung positioning na Enigma, especially by Microtol na BKB. And Miracle, medyo pipilita mag-out. Viha, alay na lang dito. And, maganda pa rin dito yung side ng rotation dito ng AP, because aside from the pop early, yung Aegis napilitan dito mag-buyback yung Wiha kanina, na-dieback din mga sir. Oo. Tsaka wala rin siya laso dun eh, kaya di niya matulungan dito na duels yan, no? Si GH. Pero wait, Miracle. Sobrang kulit ng Miracle talaga. Ito di nila maano eh. Di nila makakuha ko eh. Vessel coming from Morphling. Miracle naduduel dito. Willow is Ice Blast padala. Matatamaan dito yung Miracle. Mamamatay dito yung Legion Commander. And Batrider susunod na rin sa bak, susunod na rin sa Hukay. So Neiko also as well. And Charlie, yes papa, umatras ka na dahil na vessel ka na. And tingnan natin kung ano ang gagawin dito ng side ng NIP. Ira, merong stun na binigay doon, pero naghahabol pa rin dito. Napakagandang route naman doon coming from Miracle. Napapatayo na ako sa upuan ko dito, mga sir. Enigma, it's a 4-4-1 trade. 4-4 non-trade. That is 4v5 situation na yun. Partita, wala pa si Wiha doon. Ito, pa-respond pa lang siya, mga sir. At sakto din dito, online na yung Will-O-Wisp ni Keeper Blood, kaya nag-engage doon yung ano, yung Enigma. Pero kahit nag-push dito yung NIP dito sa mid, pero di pa rin sulit yun. Di pa rin napabor sa side ng NIP, mga sir. Napakaganda talaga ng Nature's Prophet sa meta na to. Siya sobrang flex pick niya eh, sa totoo lang. Is either ano kasi tawag yun, yung damage type or mag utility. Either way, sobrang bagay, sobrang flex niya sa ano, sa lane. Alam mo ba ba't ganadom na natin ako mag-cast? Bakit? Basic lang, Enerbon active mga sir. To help boost your immunity and your confidence mga sir, vitamin C, A, E, Zinc, D3, Ginseng, and Royal Jelly, mga sir. And try it now and feel the difference, mga sir. So, quick shoutout nga pala sa Enervon Active. Lagi-lagi ko yung iniinom. Kahit di ako nagkakas, kahit walang coverage, kahit wala TD, Enervon Active is the key, mga sir. Sobrang ganado ka kahit gantong oras na. Anong oran next game natin? That would be Alliance versus Team Liquid to be casted by Yana and si Mau, mga sir. So make sure na stay there and watch our next series. Sobrang gandang bakbakan nun, mga sir. Ako na ang nagsasabi sa inyo. Walang laging ano yun, 3-1, laging 2-1 yun. 2-1 talaga yun. Ano sino kalaban nila? Alliance versus Team Liquid, mga sir. Kasi may old driver din yun. Another smoke rotation dito. Supreme doesn't get the smoke pop yun. Smoke rotation. They're smoking on the other side. While dito naman, high grounds ang pilupunteriya dito. Ang binabantayan dito ng Enigma. Wala rin sila mahanap eh. Tsaka nag-split dito yung Enigma. Meron silang vision at meron din kasi silang vision dito sa may triangle camp. So alam dito na Enigma na nasa labas lang kahit somehow dito yung NIP, pero ito pag-usapan muna natin ha. Yung naka-queue kay Miracle, Daedalus. So sobrang katinay ang kanyang sleight of fist dito. Every time na iko-commit niya dito, 300 na lang eh. Oh, few gold daw na lang para sa kanyang Daedalus. Actually, si Mind Control sobrang katindi niya eh.
Pero so, may BKB na siya plus ano, Assault Kiras, Mass of Madness, pero tingin ko hindi disassemble niya to. And gagawin niya siguro Butterfly most likely. Eh, quick chattle na pala sa girlfriend ko. Nanood daw siya. Ilan ba? isa lang yun. Faithful tayo. And they're defending NIP. Hindi na sila masyado maka-farm. Mind control sobrang grabe yung farm na dito. It's top of our network. Offlane position, mga offlane position. Offlane position, just mas mayaman pa sa carry. Nice ni Dad. Pero expect mo rin kasi sana sa isang Nature's Prophet na magpa-farm, magsishab lang na lane kaya tumataas yun yung network niya dito, guys. At sa akin, considered dead brain hero nga itong NP, no? NP kasi auto hit mo lang yung ano mo, auto attack mo lang yung hero mo, tas black creeps mo lang yung ano mo, trends mo. That would be a good dead lane hero nga. Tsaka ano din eh, ang binapting ka sa kanya guys is yung rat of nature niya, may additional damage, na sobrang ridiculous, no? Oo. Nadal sa dito yung Miracle ah. Sobra ka din yan. Pero sige, check natin item dito ng NIP bago tayo mag-proceed. So casual item lang dito yung AA, pero Charlie is coming here. Itong Abaddon, they're pushing here. Positioning, Supreme. He's trying to find someone here na madu-duel aside from Kuroki. Binigay ang kanyang position dito. Overwhelming Hatch will be committed down there. NIP, sama-sama dito. Supreme ang nakihiwalay. They're baiting here si Supreme para mapakomit dito ng Lasso, yung side ng Nigma. Pero first kill na first kill dito yung GH. Kaya pala nawawala ako ng nadi-DC ako. Merong problema yung PC, guys. PC. Buti na lang may ano ka, no? Na internet. May watch part. May Discord. May Discord tayo na camera. BKB, coming here para kay Supreme. Sayang, no? Di na napagana yung Legion Commander ni Supreme. We're expecting kasi na mid-ring talaga to eh. Charlie, copying Morphling. Hindi pa rin sapat yung damage na binibigay na full AGE Blade. Pinapak-pop lang yung Barotype. Tsaka, yun nga, Supreme nga dito eh, alam naman natin siya yung mag-i-step. Currently, mag-i-step up sa, ano, sa ating game na to. Currently, pero, yung hero ngayon ni Mind Control, yung NP Mind Control, di na malambot, pero ito, yung Supreme, mukhang mga lalambot dito. Apat yung gagang bang sa'yo, nag-BKB ka pa, and that is not good para sa side ng NIP na namatay Legion Commander. Si Rico, susunod dito, ni Raquel, too deep, but that, wala siya pake. May kakapi ako dito, may mind control ako dito na naka-assault Keras. Sige, lumaban kayo dito, kahit mag-fortify kayo buong maghapon, wala ko pa kasi nararamdaman yung may Lotus Orb. Itong side ng Nigma, I think that is Kuroki na GH na nakaloto. Sobrang yaman ng GH, sobrang yaman ng Nigma. It's super light, mukhang mamatay pa dito. Spirit Vessel will be popped. They stand dito, coming from Ira, pero Miracle. Hindi pa rin mamamatay, Figure of Death, nakaloto sorb yan. Plus dito yung ano, yung Poetic Shield. Nice save there for ano for Kuroki and nakapag out just Miracle guys at babalik siya dito dahil meron siya remnant. Miracle Saberlight hindi pa ganun mamatay dito, may narinig tayo na buka may maduduel dito. Ice Press padala pero naka BKB yan. Mind Control will fall down, wala siyang buyback dito. 600 gold ang kanyang kulang and Wiha may Lasso kay Charlie. Yes, Papa! Mamamatay ba ang iyong Papa, Charlie? Mamamatay, pero may buyback siya doon. Lana, I think this is over for the side of Nigma. They're toying na lang dito yung NIP. And NIP, officially, will be eliminated dito sa Blast Bounty Hunt. Hindi na pinapapuesto dito yung si Ira. Hinahanap nila, uy, hanapin nyo ako. Ayan, namatay na. That Light of Beast plus dito yung ano yung Chakra Magic. Sobra sulit. Sinisulit talaga ni Miracle yung mga skills niya. Sobrang nakapitalize, no? Oo, na sobrang nakapitalize. Sobrang solid ng
galawan dito na Ningma. Ningma, kasi coming back in their true form, same also sa OG na sobrang dominante na sa tournament ngayong ito. Napakaganda na pinapakita. Ipong secret yung dominant na, no? Sa mga tournament. Yeah. Pero yung OG kasi bumabalik na. And also itong Liquid, bumabalik na sa mga true forms nila. Sabi ko na pa, mga gatong season, bumabalik yan eh. Mga OG, babalik sa mga true form yan. Parang kumakapa lang sila ng ano eh, meta, no? Kahit nilalaro lang yung meta, kumbaga. Yaw pa ba GG ng NIP? Ito yung last run nila. Ito yung, kumbaga, last dance. Si, pero Kim Joyud pa rin mga sir. Si Kim Joyud, sobrang crush ko yun. Yun lang, share ko lang. Nalutin ko sa K-drama eh, Kim Joyud. Shoutout pala dito sa mga viewers natin dyan. 856 fucking po yun. Oh, may pata dito si Kuroki. Pero that would be not enough para ma-burst out si Kuroki. Masyado nang makulat dito. Barod time will be committed. They're forcing down here. My controller teleport on the backlights. Pero GH, Kuroki by Lotus Orb, Miracle, Supreme, may duel dito, mamamatay yung Miracle, pero Supreme medyo duguan dito, BKB coming from behind, my control, Saberlight, napapap na rin dito na BKB yung Saberlight, and mapapat, BKB TP out na lang siya dito, sayang, and Supreme, mukhang susunod naman dito, pero si Ira na lang daw, mas maganda tong Leon na to, mas madali tong patayin mga sir, and ito na naman si Suneiko, mamatay pero may mga buyback dito. Si Heroes of NIP is may buyback. Same goes for ano. Especially itong 4 Blink and sorry ko. Buyback. Bottom lane na lang. Ning mother wanting to push this Vega Creeps. Play safe lang kumbaga. Ika nga nila. May control dito. May Lotus Orb. Napabuyback na yung dalawang Heroes. Oh, wala na. Charlie. GH. E-Blade, pero wala na silang mapatay sa E-Blade combo ng Warfling. May stun, may finger. Hindi pa rin enough. May control di duel. Ba't yung makunat pa? Gusto mong i-duel dito? Naku po. Nagkakagulo-gulo na dito. Yung side ng NIP, di nila alam kung sino yung priority kill. Gusto nyo pa yung makunat na mind control. Eh, pero I think di nila reverse na dahil may satanic dito. Yung mind control, Charlie, oh, nag-dieback na yan mga sir. Ira, papa-atras dito rin. Also, Suneiko and Gigi will be called sa side ng NIP. Wala na. NIP is totally eliminated sa tournament na ito. And Ningma, moving forward, will be facing dito yung mananalo sa next series. Luigi, ano masabi mo sa laban na yun? Tingin ko, all overall one-sided talaga yung game na yun. And ang ganda din na pinapakita dito ng Ningma, yung pressure na pinapakita nila throughout the early to mid game, hindi nila, lagi nilang pinapareact dito yung ano, yung NIP. Bawat makapag-push dito yung ano, yung Ningma Master. Pero kung makita mo, sobrang lackluster, sobrang hindi nakapag-farm ng ganon, di ganon nakapag-farm dito yung ano guys, yung Morphling. Kung makita mo, sobrang ano niya ng item. Napipilitan sobrang, din kasi siya, no? Nasumama. Ganda ng ano, mind games doon ng ano, Ningma. Kumbaga, ano yun eh, parang, it reminds me of OG. Yung pag-beatdown nila sa ano, sa Ningma dati nung TI. Parang kato yung laruan ng OG, masasabi mo yung Ningma ngayon. Parang ganun yung ano, yung nangyari mga sir. Well, ganun na nga nangyari. Ningma moving forward sa ating lower bracket round 2 while NIP. Unfortunately, they will be the first team to be eliminated dito sa Blast Bounty Hunt Tournament. And di na tayo magkukumputan kung magkano yung iuwi na NIP kasi may 40% na makukuha. Eh, hindi natin masasabi yun mga sir. Pero dito na nga nagtatapos ang ating series. Ningma sweeping here 2-0 malinis ang NIP. And shoutouts lang tayo da. May gusto ko mapasalamatan, Luigi? Oo, and guys, follow nyo ang aking page fb.gg/darkstar. I-stream na po tayo bukas siguro mag-i-stream na ako. Pero ito ah, parang familiar sa akin yung mukha. Oh, taga ano ako guys, taga Pampanga ako. Pero hindi ako taga Angeles, taga San Fernando. Kay Boss Lex, kay Boss Aljon Santos, thank you sa mga nanonood. And quick shoutout nga pala sa mga nakinig sa Casco. Kahit hindi ako ganun kasulit na casting mga sir. Bali, okay ka nga eh. Maraming salamat. Maraming salamat sa mga sumama. And also, mga sir, if you want, may mga gumagawa din ako ng mga graphics, mga overlays, kindly message na Eugene WXE or Eugene Borja, mga sir.
At 24/7 ako online na I'm answering all of your inquiries, mga sir. Kung may mga tanungan tayo, kung may gusto may pagkulitan, open na open po ang ating group na Lupon. It's facebook.com/group/Lupon ng WXN. Papasal na Matt, Luigi, kung gusto mong paalam, paalam ka na. Pero ako, mga sir, I'll be promoting yung mga sponsors natin na nagtiwala sa atin since then. Steel Series, Predator, Dota 2 Hunt, nasa maintenance side pa rin yung ating page. So if you want, pag nakabalik na, if you want to check the page, kindly use our promo code LuponWXE. Let's bet, mga sir. If you, as of now, it's only a VP game training, ang alam ko, because of the trade deadline. If you want to fill your betting list, kindly check our page. It's facebook.com/betables. It's BETABOLS, master. And kung may mga pages man na mga nanggagaya, paki-report na lang po. And ito, if you want the real money betting, just go to loot.bet. Double your winnings up to 100 euros. Just use our promo code. Nalupon, if nakapag-deposit na kayo, you can message our page, tell us na nakasali na kayo sa group and nakapag-deposit na kayo and you will be invited directly sa mga Betlords na group natin. And also, ang pinakabagong kasali sa ating pamilya, that would be Enervon Active, mga sir. It will help boost your immunity. It has a vitamin C, A, E, zinc, D3, ginseng, B-complex, B1, B2, B6, and Royal Jelly, mga sir. Try it and feel the difference. So, maraming salamat sa pagsama sa akin. Kasama ko si Luigi and I'm Eugene, mga sir. We will be having a quick commercial break. I think magre-relive tayo for the Liquid versus Alliance dahil napakagandang laro nun, mga sir. So, stay there, mga sir! And I will be right back. Good.